Hello, Gemini. Welcome dito sa iyong March reading. So, ayan, tignan natin what are these energies na possible na makakaharap mo or paparating sa iyo ngayong March. Thank you so much, Gemini, kung ikaw ay nakapag-subscribe na sa ating YouTube or nakapag-like and follow sa ating Facebook page. I truly appreciate, no? At maraming salamat doon sa ating mga YouTube channel members. Shoutout sa inyo, although hindi ko kabisado lahat yung pangalan nyo, sorry naman. Sa mga gusto mag-avail ng personal reading services, dumiretso po kayo sa aking URIG or legit na FB page. No, mag-ingat kayo, marami ng kumakalat na peke na gumagaya ng ano, page natin sa Facebook, TikTok. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw ninyong mabiktima ng mga peke, ano, siguraduhin nyo na ilalike and follow nyo yung legit na FB page ko. Ano? Ayan. Tingnan na natin, Gemini. Ano ba itong mga energies? You have sensitivity and strength. Tapping the forces within. Wow. I have a strong feeling, Gemini, about this sensitivity and strength card. Is i-embrace mo itong light and shadow dark mo, light and shadow attributes mo, qualities, no? I-embrace mo itong, yung accept yung mga weaknesses mo and yung mga strengths mo, gamitin mo sa full potential, no? Yan, you have to tap the forces within. Itong malalakas na qualities mo, itong mga gifts mo, itong mga blessings bestowed upon you nung pinanganak ka, yung mga talent mo, kakayahan mo, kalakasan mo, yung mga strong points mo. Pero huwag mo rin kakalimutan yung mga weak points mo. Kasi iyon ay part natin as a human. Hindi lang naman yung magagandang bagay. So, you have to be aware doon sa positive and negative qualities mo. Syempre, do not let na these negative qualities overcome you. Diba? It's also important na we acknowledge and accept yung ating mga weaknesses. Pero we must not give in, no? So, dapat mangibabaw yung positive, okay? Pero yun din, binabalanse, kasi nobody's perfect, di ba? Lahat naman tayo may kapintasan. Ang ano lang doon, ano ba yung lumalamang sa iyo? No, huwag kang magpapasakop doon sa mga negatives, no? Gamitin mo itong mga magagandang qualities mo para lalo kang ano ba tawag dito, maging fulfilled, magamit mo yung full potential mo, no? So use these gifts na ano, ipinagkaloob sa iyo since birth, no? Yung mga blessings mo, na yung mga talents mo, skills, kalakasan mo, gamitin mo siya sa magandang bagay, no? Para ma-achieve mo yung happiness, fulfillment, and success. You also have animal totems. Pwedeng iba sa inyo, mahilig kayo sa animals. Maawain kayo sa animals, no? Pwedeng iba, ang profession ninyo is, ano, vet med. Mahilig kayo magkupkup ng mga strays, no? Kahit anong stray pa yan, stray na pusa, na aso. Basta maano kayo, mapagmahal kayo sa animals. Ayaw ninyo, hindi, ano, maawain kayo, mapagmahal kayo, ano? Animal energy and powers. Hindi ko alam kung ano itong mga powers ng mga animals. Possible na you have itong mga powers na ito na parang galing sa iyong mga ano, pets, no?
meron ka ring ancestors card. Historical connections and purposes. So, may kinalaman ito sa iyong lineage, yung inyong lahi, yung dugo, Gemini. Parang may reading na ako kay Gemini nitong February na parang sa air signs ba or to be specific sa Gemini. So, parang ganito. So, parang naulit na naman ngayong March. Ano? So, meron ditong may kinalaman sa mga family history. Possible na madidiscover mo ngayong March, no? May mga matutuklasan ka about your family tree, mga lahi ninyo, mga ninuno, kadugo, kamag-anak, no? May mga ano eh, may mga history about family, tapos yung mga connections ng mga family, kung sino-sino din yung mga naging close sa bloodline ninyo, no? Okay? So, may mga kinalaman sa ancestors. Uy, may luck is on your side, Gemini. Mukhang maswerte ka ngayong March. No, sana nga totoo ite. Kakampi mo si swerte, kakampi mo si good fortune, si good luck. Si magandang timing ngayong March, Gemini. Mukhang papaboran ka ng ano, ng Wheel of Fortune. Ano? Ayan, oh, luck is on your side. So, siguro yung mga gagawin mo, magiging maswerte ka. Or kung may ma-encounter ka mang mga hindi kagandahan na mga sitwasyon, eh parang seswertihin ka pa rin. No? Balance spirituality and practicality. Gemini, baka hindi ka na, ano, baka nawawala na yung spiritual side mo na nalalamangan na ng, excuse me, nalalamangan na ng pagiging practical, nasusobrahan ka na sa practical, tapos medyo humihina yung spiritual side mo. So, eto yung dapat mo daw balansihin ngayong March. Importante pa rin yung spirituality, kahit ako rin yung tatanungin, ano? Baka mamaya ang nagiging Diyos mo na dito ay yung pera. Nawawalan ka na ng, ano, ng time to connect sa divine. Okay? So, yan yung dapat mo daw ayusin, balansihin. Kung nawawalan ng balance yan ngayong March sa iyo, show the world the real you. Gemini, huwag kang mahiya. Huwag kang mag-alangan. Maging, ano ka, maging confident at natural na ipakita kung ano talaga ikaw, yung natural na ikaw, yung totoong ikaw. Huh? Yan, show the world the real you. Wag kang ano ba tawag dito? Wag kang mag-aalangan na ipakita kung ano ka talaga 100% inside and out. Hindi lang yung out eh, pati yung inside mo eh. So ano, huwag kang mahiya na i-express mo yan. Huwag kang mahiya na i-express mo yung ideas mo, yung mga totoong nararamdaman mo, i-reveal yung iyong totoong personality. Okay? Ito yun. So huwag mong pigilan yung sarili mo. Yung natural na, yung naturalesa mo, huwag mong itago, huwag mong pigilan dahil lang sa iisipin or sasabihin ng iba sa iyo. As long as hindi naman masama yung gagawin mo, no? Para sa akin. Tignan natin, ano pa yung mga ibang paparating sa iyo, Gemini? Pasensya kayo, nauubo ako kaya hindi ko maano yung boses ko. Ano? You will be shown the way.
So mabibigyan ka ng guidance ngayong March kung if you are praying for signs, asking for signs, yun yung marireceive mo, mabibigyan ka ng direction, ng guidance, ng clues, ng mga kasagutan sa kung ano ba yung dapat mong gawin. Kung naghihingi ka ng mga confirmation, ito yun. Isushow ka, igaguide ka kung ano yung dapat mong direction na gawin or yung tama mong gawin. Ano? Basta igaguide ka na lang. Una clueless ka, biglang magkakaroon ka na ng insight or idea kasi igaguide ka. Wow, V for victory. Kita ko agad. Wow, may mga bagay ngayong March na ano ha, magiging successful ka as in talagang victorious ka, Gemini. Kung ano man itong ibang gagawin mo. Some endeavor, hindi daw lahat-lahat, pero meron, may mga victory. May victory para sa iyo ngayong March, for sure. Hindi man sa lahat ng bagay, pero may mga ma-achieve ka dyan. Sa career man yan, or sa ibang bagay ha. Dealing sa relationship with the younger woman, so meron ditong energy ng babae na pwedeng anak mo, or mas bata sa'yo, kung hindi mo man ito anak, kadugo man, hindi, romantic man, hindi. Ay, someone is behaving stupidly daw. O baka ito, yung babae, hindi kaya siya yung tinutukoy dyan. Ako, bahala na si Batman, hindi ko rin alam. Ay, naku, may mga sitwasyon, Gemini, ngayong March na ma-involve ka sa mga gulo, problema, or mga ano, yung tipong may mga pagbibintangan ka. Possible. Ayan. Troubles and accusations. So, ayan. Iwasan mo na lang hanggat maaari kung kayang iwasan. Ano? Magiging successful ka talaga. Ayan. A goal-oriented person. So, may ma-achieve ka na goal ngayong March. Maliwanag yan. Meron kang victory dyan eh. May success, achievement, victory. Goal achieved. No? Ngayong March. Tignan na natin yung love life mo, Gemini. Missed opportunity. So, ang feeling ko dito, may mga bagay na hindi natapos sa inyo nitong person na to. Parang may kontrata kayo dito na dapat ninyong tuparin sa isa't isa. Kasunduan, ano? Soul contract. So, ang feeling ko dito, may mga bagay na parang feeling mo destined na tuparin mo with this person. Meron, kung may mga missed opportunity na nangyari sa'yo dito sa person na ito, you will make sure na kapag mabibigyan ka uli ng another opportunity, eh hindi mo na palalagpasin at hindi mo na hahayaang masayang yung opportunity na yan. Okay, so pwedeng iba dito, ano, hindi ko alam kung humihingi ba kayo ng another chance dito sa person na to, or siya yung humihingi sa inyo ng another chance. Parang ganun, okay? And for your closing message, Gemini, para ngayong March, distant thunder, clear the air. Excuse me. Para sa akin, this card is about clearing your energies, your feelings, your emotions. May mga bagay, Gemini, na kailangan mong i-purify. No? Kailangan mong i-cleanse. Sabihin na natin may kasama itong pagre-release. Kasi syempre, 'di ba, pag sinabi nating i-clear, tatanggalin natin yung mga hindi dapat nandoon. So ayan, no, you have to clear the air.
baka nasusuffocate ka na, meron mga bagay na sumusobra na, may mga taong sumusobra na dito sa situation mo. Whether ito ba, ito bang mga bagay na to is ginagawa mo sa sarili mo or may mga taong involved o gumagawa nito sa iyo. Basta may mga ano, kailangan mo nang i-clear yung energies. I-clear na yung energy sa paligid mo or sa sarili mo. Kasi baka na-overwhelm ka na, nasusuffocate ka na. Kailangan mo uling makahinga ng fresh air. Parang reset. Reset or restart. No? Parang yun yung feeling ko dito, Gemini. This March. Kung ano man yung bagay na tinutukoy nito sa'yo. Okay, Gemini. Sana nagustuhan mo ito. Don't forget to like and share. Take care and God bless.